Ay, meron pa pala ako nito. Binuklat ko yung mga gamit ko. Naalala ko na nag-aaral pa ako. Meron akong mga ganito. Yan. Yan. Spyware. Basahin mo na yan. UTP cable. Alam mo ba na nagbablog ako kahit nakaupo na lang ako dito kasi nga gusto ko mayroong liwanag kasi pangit pag madilim. And then sanayin mo na ako nakaupo and ayun, kinikwento ko lang na sayang, gusto ko sana maturuan yung anak ko pero hindi siya interesado sa naging kurso ko na kanyawa and then sayang naman kasi nga gusto ko siya nang turuan siya nang bumasa ng ganito. Ayan. So hindi ko na siya mapipilit kasi nga sayang, sabi ko parang walang kwenta din yung mga inaral ko na computer technician, computer systems servicing, so lahat. So parang tinanong ko siya na maraming beses ayaw daw niya mag-aral. Yun lang, and sayang din naman yung mga pagde-demo ko. Usually, dito nga pala ako nag-aral sa school na to. Road na pinagmamalakad ko, school na to kung saan ako nag-aral. Dito sa may Tayabas kasi. Sayang kasi gusto ko i-share yung natutunan ko sa technician, sa lahat ng aspect ng basic computer technician, electronics, at saka electrical. So, hindi siya interesado sa mga bagay na yon. And then, yun yung mga nakuha ko. At, siyempre, marami akong pinagdaanan na bago ko makuha din yun. Exam, yung pagpasok ko doon, yung araw na pinasok ko, yung mga tests, yung mga Xerox na and ano yun, yung mga inipong ko, yung mga exam, lahat na yada. Kasi hindi ka naman napapasa kung hindi mo na-meet yung requirements ng hinihingi ng instructor o yung school. So, kinikwento ko lang kasi nga, yun, malungkot talaga ako. So, okay lang yun. And, hindi ako makamove on kasi nga hindi niya type yung kursong kinuha ko. So, yun lang. And, sana nga na magkaroon ako ng tutorial o sa bahay lang. Magkaroon ako ng pera para yung talagang plano ko sa buhay ko, magawa ko talaga siya. Siguro hindi gusto ng anak ko. Nakita niya na hindi ako successful sa buhay ko bilang isang technician. Tapos ganito yung status ko. Siguro kung hahangasa sa akin, kung nakapagpundal na ako ng isang negosyo o may mga estudyante talaga ako, mas paniniwalaan niya ako. Pero at least sinasabi ko sa vlog ko na mahirap yung pinagdaanan ko. Kasi nga, kahit nga magulang ko, kapatid ko, itsapwera ako sa buhay ko ngayon dahil nga wala ako. Pero yung pinaghirapan ko bago ko makuha yung mga certificate ko, mahirap yung pinagdaanan ko talaga. Yung pagsubok ko dahil solo parent ako, yung mga kabansang ko sa buhay, yung mga nangyayari sa buhay ko, hindi basta-basta ganun na lang yun. Ang hirap din. Siguro, maswerte lang ako sa ibang bagay na nakuha ko yung pag-aaral ko as training center o sa TESDA na pinasukan ko. Nakakalungkot dahil hindi ako successful, tapos wala akong kapital. Karoon pa ng pandemic, tapos kulang talaga sa mga ganun. Minsan nga sabi ko, may problema na yata yung pag-iisip ko. Pero, laban lang ako. And, dito ko na pagkita ako sa vlog na ito, kahit pa paano. Nasabi ko yung mga problema ko sa buhay. Kung hindi mo gusto yung video nito, huwag mo na panoodin lahat ng mga video mga na-upload ko na. So, mas maganda manood ka na ng NBA, mas mag-i-enjoy ka pa sa basketball. And then, negative comment, positive comment, pabro po yun sa may aral ng channel. Lalo yung like at dislike, pabro po yun. Ayun, ang dami talaga, as in talagang hindi biro po yung mga pinagdaanan ko sa buhay ko. Siguro sa iba, mas madali yung sinasabi, ay walang kwenta yan sa Meral kasi nga wala na patunayan. Sabi mo lang yan, pero yan,
laban lang ako. Siguro lahat hindi din yung time na yun. Kasi panahon ngayon, anytime pwede ka mahawa ng virus, pwede mamatay. Anytime, salamat lang ako kasi nga hindi ko pa naranasan ma-COVID. And then, halo, mas maganda nga yung wala ka ng sakit kaysa din sa may pera ka na marami ka sakit. Yun lang, and sabi ko lang yung gusto kong sabihin, salamat po, and dito po, nagpapaalam ako sa inyo. Yun. Sana makatulog ako ng maayos. Ang dami kong mga problema sa buhay. Marami din akong isipin. And yun lang, and paalam po sa inyo.